sa mga porsigidong makahanap agad ng trabaho, magsilbing babala sana ang kwento ng lalaking ito na umasang makakapagtrabaho bilang nurse sa ibang bansa. Naloko po kasi siya na isang recruiter na nakapang biktima sa pamagitan ng internet. Nakatutok si Connie Siso. Bahagi ng ating buhay ang internet dahil napapabilis ito ang komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Subalit dapat mag-ingat sa paggamit nito dahil ang internet tinatambayan rin ng mga manluloko. Siya si Dennis, hindi niya tunay na pangalan. Katatapos lang daw niya sa kursong nursing nang mabiktima siya di umano ng email recruitment scam. Noong nakitang email na sabi daw rare opportunity for everyone. So parang naengganyo ako. Tapos nung binuksan ko siya, may sinabi nung nag-send na may opportunity nga daw na magtrabaho tsaka mag-aral din sa UK. Bale, sabi dito, may address na binigay, so pumunta naman ako para tingnan lang sana. 100,000 piso raw kada buwan ang naghihintay na sweldo para sa empleyado, kaya naman talagang nainganyo si Dennis sa subukan ito. Pero para magkaroon daw ng trabaho sa United Kingdom, kailangan gumastos ng malaking halaga para sa proseso ng mga papeles. Pinagsikapan ng mga magulang ni Dennis na makalikom ng pera. Nagbigay sila ng down payment na nagkakahalaga ng 170,000 pesos pero simula lang daw pala yun ng sunod-sunod pang papeles na aasikasuhin at pagkakagastusan. Mahirap yung part na naka-start na kami tapos ang dami na namin nailabas na pera. Tapos eventually, doon nila sinasabi yung mga additional charges which is wala na kaming choice kundi magtuloy at maglabas pa rin ng pera. Dahil nga kung magba-back out kami, mas malaking mawawala sa amin. Isang araw nabalitaan na lamang daw ni Dennis na peking recruitment pala ang napuntahan niya. Pinakamalaking epekto siguro yung na-force yung parents ko na ibente yung bahay at lupa namin sa probinsya. Tapos lahat ng savings nila is nagastos na namin. Tapos may mga kamag-anak pa kami na hiraman. Tapos ngayon parang nakikituloy na lang kami dun sa kamag-anak nung tatay ko. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, marami na silang natatanggap na mga reklamo sa umano'y peking overseas employment offer na ipinadadala sa email. Kaya payo ng POEA, maging maingat at mapanuri. Siguro kung makakatanggap kayo ng mga ganyong email, i-verify sa POEA kung ito ay legal at saka yung mga employer na yan ay accredited dito sa POEA o kaya kung merong agency na involved, tingnan natin kung yun ay lisensyado. Connie Sison, nakatutok 24 oras.